Hello, ito si Manang Laila. Gagawa tayo ngayon ng banana loaf bread. So, ito ang ating kailangan. Apat na banana. Kung meron pa kayong mas hinog pa dito, mas masarap at mas maganda. Tatlong itlog ang kailangan natin. 1/2 teaspoon of baking soda. 1 cup of sugar, kahit anong sugar ang gamitin nyo, brown or light brown or white sugar. 2 tablespoon of baking powder, 1/2 teaspoon of vinegar, kahit anong suka ang gamitin nyo, 1/2 cup of oil, olive oil ang ginamit ko, 1 cup of fresh milk, almond milk ang ginamit ko, at saka 3 cups of all-purpose flour, at saka 1 teaspoon of vanilla extract. Gagamitan ko siya, pwede kayong gumamit ng mga assorted nuts, ayan. Pwedeng hindi. So, it's up to you. Kung gusto mong mas masarap yung iyong banana loaf bread is maglagay ka ng mga nuts. Kahit anong klaseng nuts ang ilagay mo. Ang ginamit ko ngayon is walnut at saka cashew nuts at saka raisin. Ayan. So, tara, gawin na natin. So, ito, na-mash ko na yung aking banana. Grated ang ginamit ko, grinated ko siya kasi mas maganda. So, ito ang ating itlog. Kailangan natin halo-haloin. So, ilagay natin ang ating asukal. Lagay natin ang ating milk. Lagay natin ang ating vanilla. At ang ating oil. Yan. At ang ating vinegar. So, lahat na ng wet ingredients, pinagsama na natin hanggang matunaw ang asukal. Tapos, lagay na natin ang ating banana. Ilagay na natin ang ating flour. Yan. Isabay na rin natin ang ating salt. 2 pinches of salt at saka 1/2 teaspoon of baking soda. Isama na rin natin ang ating baking powder. Yan. So, madali lang gawin. Ang unang pagsamahin is ang wet ingredients. Isunod ang dry. So, haluin natin ito hanggang maghalo lahat. So, ito na. Nahalo na ng mabuti. So, kalahati nitong ating nuts, ilagay natin. Ayan. So, ayan.
So, ang aking baking pan is nilagyan ko siya ng oil, tsaka nilagyan ko siya ng parchment paper para madali siyang matanggal mamaya pag naluto na. So, ilagay ko na ang ating butter. Ayan. Masyadong puno. So, ayan. Malaki kasi yung ating baking pan. So, ilagay na natin ang ating nuts sa ibabaw. So, pag kinagat mo siya, meron ka pa rin makakagat doon sa ilalim kasi nilagyan nga natin siya ng mga nuts. So, ayan. So, habang gumagawa kayo is naka-preheat na ang inyong oven ng 350. So, tara, isa lang na natin sa oven. Ayan. So, ito ang oven ko. Ayan, pasok ko na. So, ayan, pinasok ko na. Hindi kaya ng isang konkom kamay. So, i-ano natin ng timer natin siya ng 1 hour. Yan. Tsaka natin balikan. Ito na, luto na. Yan. Pero ilabas ko muna para magamit ko yung dalawang kamay ko. Yan. Wala kasi akong cellphone stick. So, yan. Ilabas ko muna. So, ito na. Nailabas ko na. Ganyan siya kalaki. Kala ko aapaw. Pero kung ikaw ang gagawa nito, is pwedeng tatlo. Yan, yung isang recipe na yon, tatlo or apat. Diba? Kung maliliit yung lagayan mo, sa akin kasi is malaki. So, ayan. Medyo palamigin mo muna natin bago natin alisin dito sa baking pan. Ito na siya nung naitaob ko. Ayan. So, ibaliktad ulit natin. So, ito na siya. Naitaob ko na sa lagayan. Hiwain natin para makita natin ang loob. Ayan. Pero, kung kayo ang gagawa at pangbenta nyo, sa maliit na baking pan nyo gamitin. So, ang ano ko lang is ipakita ko sa inyo kung paano ginawa itong banana loaf bread na ito. Ayan, ito ang kanyang texture. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Yung mga nuts niya nakikita. Ayan. Mga raisin nakikita. So, ito. Ang soft niya. Yan. Yan. Oh. Ganda. Ang sarap. So, ito na ang banana loaf bread ni Manang Laila. Thank you for watching. Like, subscribe for more. Thank you.